Welcome back to my channel at ngayon ay patuloy tayong magkukwento about dito sa ang sayo ay akin dahil itong si Elise ay grabe na talaga ang paghihinala dito kay Gabriel na mismong si Meredith ay kanyang pinaghihinalaan na kung saan itong si Meredith ang bagong marketing consultant ni Gabriel at ito ay maganda at sexy at ngayon itong si Marisa kasi ay bumili ng isang pabango at kagaya yun ng pabango ni Meredith. Kung kaya naman ay yun ay maaamoy ni Elise. So itong si Elise ay napaparanoid na talaga kasi pagdating ni Gabriel sa bahay ay agad niya itong inalok na kumain or mag dinner. Subalit itong si Gabriel ay maliligo lang muna at iniwan ang phone dito sa harapan ni Elise. At ngayon ay hindi nakapagpigil si Elise, tiningnan niya ang phone ni Gabriel at may nakita siyang text mula sa isang hindi niya alam kung sinong number. At ngayon ay sinave niya itong number pero dinilit niya yung text message kasi tinawagan niya itong si Marisa kung ano ang gagawin niya. So, sabi ni Marisa, i-delete niya yung message para hindi mahalata na binubuksan niya ang cellphone nitong si Gabriel. So, ganun. Isang araw, itong si Gabriel ay nalaman na nga niya na ang malaking perang nawawala sa kumpanya ay ang kumuha ay si Andres. Na kung saan itong si Andres ang pinagkakatiwalaan ng father ni Elise simula pa noon. At grabe din ang tiwala din dito ni Elise. At ngayon, dahil nga sa kinumpronta na ni Gabriel itong si Andres na siya talaga ang kumuha ng mga pera nasa bank account niya. At itong si Andres naman ay hindi naman talaga nagpabaya kasi sabi ni Andres ay hindi niya ito kinukuha at wala siyang ginagawang ganun. At nakita niya ang isang reports na tinanong nga ni Andres kung kanino yun galing, kung galing nga ba yun kay Cesar. At sabi ni Gabriel ay wag na daw alamin kung kanino pa nanggaling. Pero walang nagawa itong si Andres kundi hindi niya na ipagtanggol ang kanyang sarili dahil naniwala agad itong sina Gabriel kay Cesar. At ngayon, ang balitang ito na hindi maganda ay nakarating na kay Elise. At itong si Elise ay hindi makapaniwala na magagawa yun sa kanya ni Andres. At sabi ni Elise dito kay Gabriel na of all people, bakit si Tito Andres niya pa ang gagawa noon? Baka siya pa daw ang may gawa noon kung kaya nalugi yung kumpanya ng kanyang ama dahil dito kay Andres. At nasabi din ni Elise na sa lahat ng tao na pagkakatiwalaan ay napakasakit na maramdaman na yung pinagkakatiwalaan mo ang sisira sa'yo. Ganun at natamaan dun si Gabriel at niyakap na lang ni Gabriel nang sabihin yun ni Elise. At ngayon, dahil nga sa sobrang galit nitong si Elise ay pumunta ito sa office at nagkaroon ng isang meeting kaharap ang mga board members. And then, hindi pumayag si Elise na basta na lang na paalisin sa kumpanya itong si Andres dahil gusto niyang magdemanda dito kay Andres. At ngayon, paglabas ng lahat ng board members sa opisina, itong si Elise ay nakita agad si Andres at pinagsasampal ni Elise itong si Andres ng nakakaawa nga itong si Andres. At yun, pinigilan naman ni Marisa itong si Elise. At itong si Andres ay walang nagawa kundi ang magmakaawa at wala daw siyang ginawa. So, nagsasabi naman ng totoo itong si Andres. At ngumingiti lang itong si Cesar. Hindi nila alam na pinagtatawanan lamang sila nitong si Cesar. At ngayon, dahil nga sa sobrang galit ni Elise, ay pumunta ito sa opisina ni Gabriel at naabutan itong si Meredith. At
Ngayon, itong si Mary Death ay kinumpronta na din ni Elise na huwag daw magte-text sa kanyang husband. At grabe talaga si Elise, pabigla-bigla talaga. Kasi sinampal, hindi niya naman sinampal si, ay oo, sinampal niya si Mary Death at tinawagan niya ang number. At sabi ni Mary Death ay wala siyang ginagawa kasi trabaho lang siya, and then bigla namang dumating or pumasok sa office itong si Gabriel at galit na galit dahil nagsisigaw itong si Elise. At sabi naman ni Meredith, parang may problema ang asawa mo and ayaw kong mag-stay sa kumpanya na to kung ganyan. So umalis itong si Meredith at nagsigawan din itong at nag-away din itong si Elise at si Gabriel. At hindi maganda ang kanilang kinahinatnan ng mag-asawa ngayon. So, hindi sila maayos ngayon ni Gabriel at Elise. Na hindi alam ni Elise na ang kanyang best friend na si Marisa lamang ang gumagawa ng lahat ng hindi magandang mga nangyayari sa kanyang kumpanya, sa kanyang pamilya, sa kanila ni Gabriel, at sa mga taong nadadamay na mga inosente na walang kaalam-alam pero sila ang nagsasuffer dito. So, dahil kay Marisa, dahil sa pagpasok ni Cesar sa kumpanya,